So ay na nga mga chong, no, today is the start of the ban or yung pagiging in a caloric surplus or yung pagkain natin ng marami. Pero gagawin natin ngayon is lean bulk. So mamaya nasabihin ko sa inyo yung calorie na i-intake ko para mag-build ng muscle mass, ma-maximize yung pag-build ng muscle mass kesa sa pag-build ng fats. Mag-weighin muna tayo mga chong. Titingnan natin kung ano nga ba yung starting weight natin. Paling starting weight natin is 138.6 pounds or 63 kilograms. Goal natin for this bulk, maka 75 kilograms tayo mga chong. Dati 70 kilograms yung goal ko. Ngayon, i-up natin 75 kilograms yung goal weight natin. Kita kasi sa kusina at ipapakita ko sa inyo lahat ng kakainin ko ngayong pagbabulk natin mga chong. So, ayun. So, ayun na nga mga chong. No? Nandito na tayo sa kusina at ipapakita ko sa inyo lahat ng kakainin ko during this bulk. Ito mga kakainin ko is same as lang din nung nagkakat ako. Ang pinagkaiba lang, syempre i-up ko lang yung dami ng kakainin ko. Bulky nga, diba? In a surplus. Pupunta muna tayo sa carb source natin. Syempre, pangunahing source ng carbs ng mga Pilipino is kanin mga chong. Tip ko lang sa inyo, pagbibili ka ng bigas sa palengke kasi mas mura. Pag supermarket, mahal kung nagtitipat kayo. Pero kung yayamanin kayo, bahala na kayo. So yun, pangunahing source ng carbs is kanin. Kanin is life mga chong. Huwag na huwag kayo matakot sa kanin. It will fill your energy. It will help your daily activity more active. Iba-ibang trip yan. So, ako, ang primary source ko is kanin. Yung mga ibang tao dyan is gusto nila yung pasta. So, dahil lang titipid tayo. Pero, syempre, makikita nyo rin sa mga kakainin ko. Pero, lahat ng mga pagkakainin ko, hindi naman to lahat. Syempre, halimbawa, kapag lumabas ako, kumain ako ng ganyan, kumain ng Jollibee, diba? Kung fit sa macronutrients ko, is syempre, kakainin ko. Isang source ng carbs is oatmeal. Depende na sa inyo kung gusto mag-oatmeal. Ngayon, itong oatmeal, hindi ko to iniinit or kung ano mang luto. Ang ginagawa ko dito, sinishake ko. So, makikita nyo yan sa full day of eating ko sa pag-bulk ko. And sinishake ko to kasama ng gatas at saging. Isa pang source ng carbs is saging. Wala dito kasi hindi pa ako nakakabili. Isa pang source ng carbs ko, go-to carbs ko, is syempre, ang paborito ko mga chong, pancit canton. Kung fit naman sa macro mo, di ba ba? Di ba? Ba't hindi? Pero, alalahanan ko lang sa inyo na huwag kayo masyadong, kumbaga, kahit mga isang beses lang sa isang linggo kasi syempre, unhealthy yan, di ba? Hindi ko nire-recommend din sa inyo na kumain yan. Kumbaga, personal preference ko lang na kumain ng pancit canton. Yun lang yung mga source ng carbohydrates ko. The rest, makikita nyo lang sa mga video ko, mga kain ko, mga sweets. So, ayun, dadako na tayo sa source ng fats natin. Ang main source ng fats ko lang naman is tong peanut butter. So, ang payo ko lang sa inyo, mga chong, is piliin nyo yung mas pinakamura. Although, hindi siya healthy kasi syempre maraming sugar. Pero kung gusto nyo magtipid, piliin nyo pinakamura. Ito ata yung pinakamura, Lilies. Magandang source ng fats ang peanut butter. So, marami pa dyang source ng fats eh. Mga cheese, wala ko ngayong cheese. Mga oils, tapos nuts. Tapos mga avocado, kung medyo yayamanin kayo, mag-avocado kayo. Mahal kasi ng avocado mga chong eh. Isang pa palang source ng fat ko is gatas. Tip ko ulit sa inyo, yung mas mura kung tipid kayo, kung ina-budget kayo. Pero kung medyo may budget naman kayo, piliin nyo na yung mga almond milk kasi mas mataas yung protein nun. Isa pang source ng fat ko dapat is cheese. Kaso lang wala dito ngayon kasi hindi ako nakabili. Siyempre, dadako na tayo sa protein. Kung mapapansin nyo mga chong, ito yung beef, ito yung chicken. So, chicken breast fillet, 90% or 95%. Ito, parang 90% to kasi medyo maraming taba. Nakita nyo, nakapack na, nakaplastic na kasi pag binili ko to mga chong, tip ko lang sa inyo, itimbang nyo na agad at saka ipack nyo na kung saan nyo man gusto ipack. Para, pagkakain kayo, ilalabas nyo na lang, defrost nyo lang. Isa pa ang source ng protein natin, syempre hindi nawawala itong classic na eggs. Ulit, payo ko lang sa inyo kung nagtitipid kayo, kung ina-budget kayo, huwag kayong bumili ng itlog sa supermarket kasi mas mahal. So, mas mura sa palengke. Isa rin tong source ng fat natin kasi mataas yung fat content. Ito lang naman, itlog, manok, beef. Yun lang naman yung pangunahing source ng
protein ko kasi nga wala akong whey protein. The reason kung wala, kung bakit wala akong whey protein is wala tayong budget, mga chong. Pero meron na akong nakita. Pag nagka-budget na tayo, ito yung bibirin ko kasi medyo magkalapit lang sila ng price. Yung tinatawag na whale.co ba yun? Basta whale. W-H-E-Y-L ng protein. So, mas mura sila. 2,000 pesos ata. Napangang 2,000, 1,900 plus. Meron ka ng 5 pounds of protein. Compare sa mga ibang protein na... Kasi mga chong, ano eh, kumbaga branding lang din yan eh. Kung ano yung mas sikat, yun yung mas mahal. Halimbawa, gold standard. Sa may... Pag bumili ka ng 5 pounds, 2,500 ata. Or 3K na rin. So, yung weight na yun, although hindi pa ako sponsor ng way, pero alam kong i-sponsor din tayo. Tiwala lang, mga chong. Sila pa lang yung nakikita kong mas mura. Meron pa pala isa, yung recently ko lang nakita, yung Atlin ba yun? Atlin Nutrition Philippines, parang gano'n. Mas mura din yun. So, kung bibili kayo ng protein, eh, yun na yung bilhin nyo. May marami kasi misconception about whey protein. Pag inimin mo to, isalaki kayo, o magkapakat kayo. Hindi, mga chong, kasi nga, main purpose ng protein is for convenience purposes. Kasi nga, di ba, isang lagukan mo lang, may 25 grams of protein ka na agad. Compare, kapag kinain mo itong manok, kangunguyain mo pa, di ba, nagigets yun, for convenience purposes. O kaya, kung wala, wala kayong oras para magluto ng mga protein ninyo, mga manok ninyo, edi, lumagok lang kayo ng whey. Yun yung purpose ng whey protein, kung bakit siya ginawa, mga chong, ha? Hindi yung pag ininom mo ito, isalaki kayo o magkakakats kayo. Alisin nyo na yung na misconception nyo dyan. Wala tayong whey protein kasi wala tayong budget sa whey protein kasi mas mura dito sa Pilipinas. Yung mga whole foods katulad ng manok, baka, and itlog. So, mapapansin nyo, wala ding veggies. So, di pa rin ang makabilis. Hindi porket nagbabulk kayo is di na kayo makain ng gulay. Siyempre, kailangan pa rin natin yan for fiber purposes, for good digestion. Recap ulit tayo, mga chong, ah. Source ng carbs, kanin, oatmeal, saging, wala dito saging kasi di pa nabili. Fruits and vegetables nga pala, fruits and vegetables, di ko nabili. So, ayun, magandang source ng carbs. The source ng fats is, syempre, peanut butter, milk, oils, or avocados, or any source ng fats. Type nyo lang sa Google kung ano-ano yung mga yun. And then, source of protein natin is chicken, beef, and eggs. Walang whey kasi walang budget. So, ayun mga chong, shout out dyan sa mga Protein Powder Corporation. Sponsor naman to, pero joke lang. Pero depende na sa inyo yan, di ba? Mali mo, di ba? Sponsor lang tayo ng whale. All in all, kung magtatanong kayo magkano to lahat, so per week magkano ang gagastusin mo per week, give or take, mga 800 to 1,500 pesos per week. So, ayun mga chong, kita-kita sa gym. So ayun, kaya pala din natin nabuhat, nagkabali tayo ng bilang ng plates, so sumobra. Ayun, sakto lang. So, 3:15, nakita natin, medyo mahirap. Siyempre, mababa pa yung weight, so, disimula pa tayo mag-bulk. So, bali, tatry natin ng dadagdag tayo ng more 20 pounds pa. So, mapapansin nyo, mga chok. Ang kulit ng mitsura ng belt ko, di ba? Kasi nga, wala tayong belt, nasira. So, shoutout sa mga nag-sponsor ng belt dyan, o kaya sa magulang ko, sa pamilya, o bilan nyo ng belt, cinturon lang, pwede. Guys, so limit na natin 3:15 for 1 rep ngayon. So ayun yung PR natin. So na-conclude natin na sa bodyweight na to is 1 rep max ko is 3:15 pa rin sa sumo. Kasi dati, nagawa ko yung 3:15 for 3 reps sa conventional. So mas mahina tayo sa sumo. So i-work natin yan. So ayun mga chong, sa mamaya. I'm not afraid of the dark.
Pero mga chong, bali nakita nyo pala kanina is DUP ni David Lade. So yung program na yun is for para sa increase ng strength natin. So ginaya ko lang yun. Merong free dun sa YouTube channel niya. So dinownload ko. So currently ginagaya ko siya. So hope na kumaas palalo yung mga compound dips natin, the squat bench natin. So ayun, bali hindi pa rin nagbago yung workout routine natin. Pull push legs pa rin. Dadako na tayo sa accessory workout. So chong, dito says bye. So ngayong bulking ako, ang calories ko is 2,700. So, slight surplus ko lang, dagdag lang ako ng 300 calories sa maintenance ko. Approach na gagawin natin ngayon is lean bulking. Nung last time kasi, medyo nag-dirty bulk ako na medyo nagmadali din na nag-increase agad ako na calories na mataas. So siguro na 700 calories yung tinaas ko nun. Diba? Pag tumagal-tagal tong bulking ko, i-up ko rin naman yung calories ko. Depende na rin sa timbang ko kasi syempre magigain tayo ng weight, diba? So ayun, slight surplus lang. So lean bulking ang approach natin ngayon, mga chong. So ayun, hope na may natutuan kayo ngayong araw. So marami pang mga hope na may natutuan kayo ngayong araw. So ilagay nyo lang sa i-comment down below nyo lang kung ano yung mga gusto nyo pang matutuhan about fitness and lifestyle. So nandito ma. Oh. Diba, may dad? So ayun mga chong, bali tatapusin ko muna tong meal ko. So last meal ko na rin tong nakikita nyo na yan. So ayun, sana may natutuhan kayo ngayong araw. Ay, wala. Mali. So, bali, ang calories ko ngayon is 2,700 na may macronutrients na 371 carbs, 135 grams of protein, and 75 fat. So, ayun yung mga macros ko. So, nag-slight surplus lang tayo. Di tayo mag-dirty bulk, mag-lean bulk tayo. So, patience yung gagawin natin dito. Di tayo magmamadali, mga chong. Weight goal ko ngayon is 75 kg. Dati, 70 yung weight goal ko. So, ngayon, 75 kg yung weight goal ko. So, ngayon, nasa 62 ako. Diba? Yung nag-weigh-in tayo kanina. Nakita nyo naman. So, ayun mga chong, sana hope na may natutuhan kayo ngayong araw. Comment down below nyo lang yung mga gusto nyo pang matutuhan, gusto nyo makita dito sa video na to, or i-message ko sa Instagram or sa Facebook ko, sa Facebook page. Message nyo lang ako. So, ayun mga chong, don't forget to subscribe, like, comment, and share this video para marami pa tayong matulungang mga tao na gustong pumasok sa fitness. So, ayun mga chong, kita kits sa susunod na vlog. Peace! Takpan mo, mitin!